syempre nakakalungkod, 'di ba? Parang nag-asikaso na ako ng mga requirements. Kasi parang advance kasi ako mag-isip eh. Anak, okay lang. Ganun lang talaga 'yun. Diba? Try. Diyos ko. Ano eh, tama. Matay mo yung hindi mo pagbasa. Hi. Kakauwi ko lang ngayon galing sa POEA. At Pumunta ako kanina sa aking appointment na 8 a.m. So, kailangan papupunta ka sa POEA, eh, meron kang appointment. Huwag na huwag kang pupunta doon ng walang appointment. Dahil lang mangyayari sa'yo, appointment lang din ang ibibigay sa'yo, babalik ka pa. Madali lang naman maglagay ng appointment. Doon lang sa e-registration natin, doon sa ating POEA account. Yung nangyari kasi sa akin, pumunta ako doon ng walang appointment. So, ang ginawa, nilagyan lang ako ng ano, nilag-in ko yung e-registration, nagpaturo ako paano magpa-appointment. Doon lang din pala sa ating POEA account. So, ayun, doon ako naglagay ng appointment. So, 8 a.m. pumunta ako kanina, 7 a.m. Aagahan nyo para hindi kayo huling-huling sa pila. Tsaka gano'n naman talaga courtesy, diba? Bago ang inyong appointment time, kailangan 30 minutes before nandun ka na. Ako naman, 8 a.m. yung appointment ko. 7 a.m. nandun ako sa POEA po, diba? Pagdating doon, unang-una ako sa pila. Bongga, diba? Excited lang. Ayun. Tapos, nung pagdating doon sa POEA, kailangan nakabukod na yung inyong photocopy ng requirements. Nakasulat din naman sa POEA account ang listahan ng requirements na ipapasa. Tapos, naka-separate folder din yung original copies. So, meron kayong dalawa dapat na bit-bit. Isang white folder na puro original, naka-fasten na dapat yon. Tapos, nakalagay sa loob ng envelope na brown, na long. Tapos, yung isa na ipapasa nyo doon ay lahat photocopies. Dapat make sure malino kung kaya nyo na colored photocopy, mas better kasi kailangan napakalinaw, malinis ang inyong requirement. So, ganun yung ginawa ko. Pinaprint ko lahat yung aking requirements. Tapos, pina-photocopy ko siya na colored para malinaw. Pati yung aking passport. Tapos, pagdating doon, in-assess lang nung yung nag-a-assess ng requirements, tiningnan niya lahat, including yung ano, print ng appointment niyo sa POEA. Kailangan niyo papakita niyo yun sa guard pa lang para papasukin kayo. Kasi hindi nga kayo papapasukin kapag wala kayong appointment. Doon sa manpower registry, doon na chinek yung aking requirements. Tapos binigyan niya na ako ng form. Tapos may mga fill up ako doon. Tapos doon sa white folder niyo, kailangan may nakasulat. Ito yung mga nakasulat. Unang-una, ang RFS number, pangalawa, ang inyong full name, pangatlo, ina-applyan nyo, position applied, number 4, ang destination, which is Japan, and number 5, ang inyong e-registration number. So, yun yung aking mga sinulat sa labas ng white folder. Sa sobrang linaw ng aking mga kopya ng photocopy, hindi na tinignan yung mga original copies ko kasi naiintindihan naman yung mga photocopies ko. So, yun nga yung advantage kung bakit kailangan malinaw, clear, at kung kaya colored ang inyong mga photocopy kasi para hindi nahihingin yung original. Pero ako, talagang sure na sure ako sa mga bala kong dala kaya hindi na nila chinek yung original na requirements ko. Tapos, pag fill up ko dun sa form na ibinigay, ano lang naman yun eh, na nilalagay mo lang naman din yung mga name mo, e-registration, tapos yung list ng requirements mo, valid until, yun lang naman. Pinasa ko na ulit dun sa nag-a-assess ng requirements yung form na binigay niya sa akin. Tapos, after nun, kinuha niya na ang aking requirements, yung mga photocopy. Hindi na kukunin yung original sa'yo yun. Ang kinuha lang is yung mga photocopy ng inyong requirements. Tapos, binigyan na ako ng logbook kung saan nilista ko yung pangalan ko. Doon ko nakita marami talagang nag-a-apply na mga pa-Japan na care worker or caregiver. Tapos, after nun, may binigay sa akin na blue slip. Papakita ko sa inyo.
Yung blue slip na yan, hawakan lang daw itabi, tapos hintayin na lang daw yung tawag galing sa POEA para sa next step. So, ayan, December 17, 2020 ako nagpasa ng requirements. Tignan natin kung kailan ako matatawagan para pumunta dun sa POEA para sa next step. So, nag-apply ako sa POEA noong December 17, 2020. Tapos, ang sabi sa akin, hintayin lang yung tawag para kung kailan yung next step. So, yun na nga. Eh, syempre, nung nagpasa ako ng requirements, number one rule, kailangan makikipagkaibigan ka dun sa mga kasabayan mong applicant. Bakit? Syempre, kailangan para meron kang ka-update at saka may mag-a-update sa'yo at saka may mag-a-update ka rin sa kanila kung ano na yung mga nangyayari tungkol dun sa pag-a-apply nyo para hindi ka naman hangin yung tipong wala ka kakilala, wala mag-a-update sa'yo, wala pa tumatawag sa'yo, wala pang nag-i-email sa'yo, hindi mo alam kung kailan ka matatawagan or tapos na ba magtawagan, diba? So yun, ginawa ko na pagkaibigan ako dun sa iba kong mga kasamahan sa nag-apply, ginawa ko yung number nila, tapos sabi ko sa kanila na i-update ko sila kung may tumawag na sa akin or nag-email at ganun din sila. Yun na nga, yung araw ng Pasko, December 25, nakareceive ako ng isang magandang balita. Ayan, nag-text sa akin yung kasamahan ko na nag-apply sa POEA. Sabi niya, may natanggap na daw yung friend niya na nag-apply noong December 15. Check ko daw email ko, baka nag-text na rin daw sa akin or nag-email na sa akin. Tapos, kasi sa kanya wala pa daw. So, ako chine ko naman yung Yahoo mail ko. Tapos, nung pag-check ko ng Yahoo mail ko, wala, nakakalungkot. Tapos, tinanong ko siya, sabi ko, kailan ba nagpasa yung friend mo? Sabi niya, December 15. Eh, ako, nagpasa ako December 17. Sabi ko, oh, sige, hintay-hintay lang, baka after 2 days or after a week, may mag-message na rin sa akin sa email. So, edi, umaga kasi yun, nag-usap kami ng December 25. Pagdating nung hapon, nag-text siya ulit sa akin. Sabi niya, i-check ko daw ulit yung email ko sa spam. Kasi baka kanya, dun niya na-check, meron na rin palang message galing sa GQL. So ako, chinek ko ulit yung email ko sa Yahoo Mail. Tapos nakita ko nga dun sa aking spam message, andun yung message. Ayan, nakakatuwa, di ba? Napaka magandang pamasko sa akin na okay na yung pinasa ko requirement. So, a daming step, mabusisi yung step by step na pinadala ng GQL. So, yung gagawin mo, number one, yung gagawa ka ng profile sa GQL. Tapos yung number two, yung first matching na. So, update lang regarding sa pag-a-apply ko dun sa JPEPA na Japan Caregiver Hiring. Ayun, actually today is January 24, 2021. So lalabas pa ang resulta ng matching on February 10, 2021. However, dun sa group chat namin ng mga batch 13 applicants, may mga mangilan-ngilan ng natawagan at saka na-email ng GQLs para sa kanilang application na may na kapili na sa kanila. Pero siguro mga 6 lang sila, out of how many, ilan kami. Ako wala pa akong natatanggap, pero syempre hindi ako nawawala ng pag-asa dahil hindi pa naman deadline eh. So February 10 pa naman talaga ang deadline ng resulta ng matching and hopefully is positive yung maging resulta nun. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Maaga pa naman, baka excited lang yung mga employer nila na kunin na sila. Pero, kumbaga, kaming mga hindi pa natatawagan, halos parang araw-araw, minuminuto, segundo-segundo, nag-check kami ng email namin, Yahoo Mail, Gmail. Kasi nga, baka mamaya biglang kami rin matawagan. Tapos yung mga calls, inaabangan namin, kung galing Japan, yun na yun, sure na yun. Pero, ako hanggang ngayon wala pa din. Pero, January 24 pa lang naman. February 10 pa naman lalabas. So, hintay-hintay lang tayo. Today is February 3, 2021. Ayan, nakatanggap ako ng text galing sa POEA kahapon, February 2, 2021, na may isasend silang link
at ano kami dun sa Microsoft Teams na app. So, dun kami inorient since pandemic nga, nandun kami sa online na lang kami inorient. Ayun, so kanina nagkaroon na nga ng orientation, pero ang nangyari, alphabetical. So, since ang apelido ko is Abashal, unang-una, ako ang nakatanggap ng text na merong orientation na gaganapin. So, by batch, so ang mga na-text ata sa amin is yung from mga surname na from letter A, B, and some sa mga letter C. So, ayun, kanina, inorient kami doon sa Microsoft Teams app. So, doon kami, doon in-explain lahat-lahat ng mangyayari ngayon. Since dahil nga batch 13, inabot kami ng pandemic, iba yung naging approach sa amin. So, yung doon sa batch 12 and yung mga before, sila yung mga live-in or stay-in doon sa TESDA na training, yung language training. Pero kami, pilot na kami na kami yung kauna-unahan na online. Since pandemic, hindi kami pwedeng mag-face-to-face. Ayun. Tapos, binigay lang sa amin yung schedule ng pagkakasunod-sunod na mga mangyayari. So, ayun. Eh, hindi pa naman yun kasiguruhan na match na kami lahat. So, maghihintay pa rin kami sa February 10 to 12 daw para ilalabas nila yung resulta ng matching. So, yung mga inorient kanina, hindi pa siya 100% na kasama na talaga doon sa online language training. So, update ko ulit kayo kung ano ang mangyayari. Ang pinakahihintay ng lahat! Today is February 10, 2021 at ngayon na po lalabas ang resulta ng matching. So, samahan niyo po ako na i-check ang resulta ng aking application sa Japan doon sa aking website. Sara, samahan niyo ako! Excited na ako! Nakinakabahan! Saya ko. Grabe talaga. Alam niyo yun, yung naglakad na ako ng requirements, kahit hindi ko pa naman sure kung pasado na ako sa application. Yung pagising ko sa umaga ng maaga-maaga para makapunta sa POEA, tsaka sa mga requirements. Alam mo yun, sobrang paid off lahat ng pagising sa umaga. Aside from working, di ba? So, ayun, sobrang happy ko and pero kalma lang muna kasi meron pa tayong medical. Siyempre, kailangan mapasa din natin ng medical para makastart na tayo at makasama doon sa online class, online language training. So, ayun, sobrang happy ko at sa lahat ng nakasabay ko, batch 13 na pumasa at na match, congratulations! Sobrang deserve nyo po ang pagpunta sa Japan. At sa mga hindi naman ma-match, huwag po kayo mawawala ng pag-asa dahil meron pang batch 14, batch 15, batch 16. Yearly naman po ito. So, sa iba pong nakakanood na hindi pa nakakapag-apply at qualified naman, ay nako, try nyo na dito. Ito na yung chance nyo makagora sa Japan. Ayan, sobrang excited na ako. Ipaprank po yung mami ko. Nasa Lebanon kasi siya ngayon. Pero, tulog pa ata yun. Pero, gigisingin ko siya. Mamaya na lang siguro. Para maprank ko siya. Isasabihin ko sa kanya na hindi ako na match. Tapos, hindi ako nakapasa. Titignan ko lang yung reaction niya kung
ano, magagalit ba siya, maiinis, o magbibigay ng mga words of encouragement. So, pero excited ako kasi for sure hindi naman siya magagalit sa akin. Siya pa ba? Alam niya lahat na if ever man na hindi ako mamatch dito sa Japan, eh may plan B ako. Plan C, plan D, at hanggang plan Z. Diba? Plants versus zombie. Talagang meron akong ano, meron akong alam mo yung mga naka-line up ng mga plan if ever hindi ako mamatch. Pero syempre, binigay ko yung best ko kasi ito yung top priority ko, itong Japan. So, binigay ko na yung pinaka the best of my best of my best para makuha tong application na to. And, ayun na nga, oh, diba? Ito na, binigay na ni God sa akin. So, thank you God. Maraming maraming salamat po. Thank you. Alam ko po na alam niyo po yung nasa puso ko kaya ibinigay niyo sa akin to. Kaya, sa lahat ng aking mga nakasabay, congratulations. Alika, i-prank na natin yung mami ko. Nagre-ring na kanina, hindi niya sinagot. Ngayon, siya yung tumawag. Sagutin natin. Kailangan malungkot. Rizal. Grabe tsura ha, fresh. Kagising mo lang. Tulog pa kasi ako. Ah, ganun. Kagising mo lang tapos ano? Kagising mo lang tapos ano? Masamang balita agad yung sasabihin ko sa'yo. Ano balita? Kay masama o maganda, okay lang, wala. Hindi naman yun ano. Okay lang yan, okay lang ba? Wala, may hindi. Hindi ako na ano eh. Oh, okay lang yun, Diyos ko. Anong plano natin? Eh, anong gagawin marami natin? Pa naman, marami pa naman pagkakataon, anak. Anong gagawin? Eh, syempre, nakakalungkot, okay, diba? Parang nag-asikaso na ako ng mga requirements. Parang advance kasi ako mag-isip eh. Anak, okay lang. Ganun lang talaga yun. Try. Diyos ko. Ano yun? Tama. Matay mo yung hindi mo pag, ano doon, hindi mo pagbasa. Marami pang, pwede mo i-apply. Ganun. Sige, so next time na lang. Eh, kakalungkot eh. Next year na lang. Apply ka na lang kahit, kung anong available. Eh, ikaw, anong plano mo? Uwi ka. Hindi ko alam. Hindi ka dapat umuwi. Anak, paano nga akong uuwi? Hindi pa nila binibigay yung ticket. Pero kung if ever na uuwi ka, anong month? June. Ay, June. July, August, September. Magkikita pa tayo! It's a prank! Oh my God! Oh my God! Ako pa ba, Mi? Ako pa ba? Parang grabe ka naman. Parang tanggap na tanggap mo na hindi, ah. Bakit wala ka bang tiwala sa akin? Ano mo, anak? Eh, kaya nga sabi Mami, eto pa. Yung top 1 na pinili ko, yun yung pumili sa akin. Yung top 1 ko. Sabi ko sa'yo, di ba yung top 3 hindi ako pinili? Sabi ko sa'yo, top 1 and 2 meron pa yan. Yung top 1 na pinili ko, pinili ako at me. Ako lang mag-isa pinili. Ako lang, doon sa lugar na yon. Alam mo ba, bakante nila? Dalawa na lang. Ako ang pinili nila. Kasi wala naman silang choice eh. Congratulations. Ako pa ba? Ayun nga lang, ano, may medical pa. So, kailangan maipasa yung medical. Congratulations. Ako pa ba? Alam mo naman ako, confident with a heart talaga ako. Confident naman ako talaga, Mi. Positive ako lang. Ako naman, anak. Alam mo, marami bang chance? Okay, hindi ka nakapasa o napasa ka. Pero ako yung sinabi kong hindi ka makapasa, okay lang. Until next vlog, mga guys.